Yun! Amen! By the way, my name is Rolly. So, tawag sa akin nila, Kuya Rolls. Since ako ang panganay sa sampo na kakapatid. So, yun. Welcome to my vlog. This is the first time. So, pinakauna na video vlog ni Kuya Rolls. Max! Oh, yung hair. Are you seeing? Alright. So, ngayong hapon pupuntahan natin yung tropa natin na si DJ Michael Johnson Lee. Taga Masinag siya. So since umulan, so dito rin sasakay kay Podge. So Podge ang pinangalan niya sa kanya dahil yung plate number niya POJ. So yun. Bigay yan ng pangalan ng aking anak na makulit na si Katie. So nasiraan yung motor ni paring DJ nung isang araw pa yon. So dapat susundin ko siya kagabi, hahatakin namin na para madala dun sa kanilang bahay. Eh medyo marami tayong obligasyon paggabi. Alam mo na, pagdadi kailangan na tutulong sa paggawa ng mga homework ng mga cheating sa projects. So wasn't able to rescue dun kagabi, pero sabi ko sa kanya kaninang umaga na sana nag-message sa akin si Man DJ nakauwi na daw. So pinuntahan ko siya kaninang umaga, medyo namang problema dahil dun sa hindi daw sumisindi yung kanyang motor. Anyway, saglit lang ako dun kasi kailangan ko kinancel yung klase dito sa Marikina, dun sa Pasig. Dun nag-aaral yung aking mga chikiting. So kailangan ko sunduin. So ngayon, balik tayo dun kay DJ para ma-check natin kung kamusta yung nangyari dun sa kanyang kanyang motor, yung kanyang baby. So si DJ, siya yung bike buddy ko doon sa Facebook. Pinost ko siya kasama si Bluey. So check natin kung okay na yung motor niya, kung nakangiti na ba siya o luhaan pa. So yun, pag every time na ni DJ day off, so yun, lagi kaming kasama niyan. So quick ride lang lagi sa Marilaki, ganyan. Siomay, siopaw, dun sa Sampaloc. Sige guys, since ngayong hapon medyo pabugso-bugso yung ulan. Yung kanina may kalakasan yung hangin. Pero so far humina naman na siya. So, possession na kahit medyo magulo yung camera natin. Nag-iipon pa tayo para doon sa SJ8 Pro. And ngayon I'm looking for magandang action cam para magamit natin sa ating paglalakbay. So para malinaw yung video and malinaw din yung boses, kahit hindi maganda boses. Tropa, madami ditong kainan sa laylak. Tulad yan, ayun. Now opening pa lang siya. Now open. Wow! Akala ko open. Hindi pala siya kainan. Ispa! Ispa pala ito. So, pwede kayong magpa-masahe. Magpa-pindot-pindot ng likod. Para ma-relax sa napaka-busy yung schedule. Ito na, dito na tayo sa So, dati binabaha dito sa loob ng papuntang SSS. Pero ngayon, wala na. Hindi na siya ganun ka hindi na siya bumabaha. So may ginawang malalim na doon. Malaki, sinasabi nila kasha daw yung 10-wheel truck doon sa ginawa lang ng drainage doon sa may ano nga ba yun?
kabisado. Hindi kabisado yung street. Hindi ako taga Marikina dati. Pero, yeah. Anyway, Katipunan. Yung papuntang Sapa, yung tagus mo na nun, yung papunta ng Sumulong Highway. So, ayan, hopefully maging successful yung operation nun, na pag nabuksan na yun, totally na 100% mawala talaga yung pag-ipon ng tubig dito sa loob ng Marikina. So, ayan. Mga katropa, dito na tayo sa Lilac. Hindi man Lilac, may street na to. Marami dito ng kainan. Busy to paggabi. Ayan, so maraming makakainan dito. Alam mo naman, mga taga Marikina, magagaling magluto. Panalo yung taste niya. Traffic yata ng konti dito sa palabas. Pero moving. Ayan, pasok tayo dito. Kasi papasok na tayo dun sa may Jollibee. So dito na tayo, malapit na tayo sa Masinag. So dun kila DJ, malapit-lapit na tayo. Ayan, may bagong bukas dito yung Shopwise. Shopwise. Yan po yung Sumulong Highway. Dito yan sa loob ng ng Marikina. So ito yung magiging parang boundary na ng Antipolo at Marikina. Yan, so marami na, may Chowking. Teka, may mga inasar pa nga dito eh. Pag gutom na gutom ka na, yun, punta ka mga inasar. Solve ka doon. Maya extra rice please. Yeah, ganun. Chowking. Uy, may red ribbon pa doon. Pwede ka pag may birthdayhan kanya, pwede kang sumaglit o mag take out ng ng cake. Ang sarap yung cake ng red ribbon, ah. So, ito ang palabas ng Marcos Highway. Medyo truck. Uy, laki ng truck. Ito, laki ng truck. Ang mga friends, hanggang ngayon pangarap ko pa din makapag-drive ng truck, bus, ganyan, trailer. Hindi, gusto kong maramdaman yun ba feeling na nagda-drive ng ganito kalaki ng sasakyan. So yan, malapit na tayo. Kakanan na tayo dito sa may Jollibee. Yung ito palang pupuntahan natin, isa tong restaurant dito sa sa Masinag. So sa gilid lang ng Jollibee ang daanan. So may maliit diyan, so papasok doon. From paggaling ka dito ng ng Marikina, so papalabas ka ng Masinag, nasa right side. So papasok tayo doon. Kung galing ka naman ng Marcos Highway, galing ka nang dito sa may Santa Lu, kakaliwa. So pag nakita mo si Jollibee, magle-left turn ka doon, papasok ka doon sa Eskinita. So masarap din yung pagkain nila dito. Magagaling yung mga nagluluto. Minsan nadala ko na dyan yung family ko, na dyan kami nag-lunch. Ah, sold! Grabe! Panalo! So ito mga kapartner, pakita ko sa inyo yung papasukan natin. Ayan. So kakanan tayo dun, papasok tayo dun. Ayan. Okay, so may Jollibee lang yun. So makikita mo yung karatula na Antipolo. Ito lagpas ng Goldilocks. Ayan. Oo. Ayan. So may tawin after ng tawiran. So dito mo na siya makikita yung papasok. Ayan, papasok na tayo dito sa may titindang manik. Pit pit. Ayan. So yun. Ayan, papasok na tayo. Ayan, dito wala ng traffic dito.
bahay kubo, kain dito. So yan, may cottages din, cabanas, restaurant. So doon tayo sa restaurant. Grand Puro Hotel drive-in. So meron din silang event place. Yan, event place nila yan. So yan, malapit na tayo. Kaneng! Uy, pag ganito nga po, wala masyado. Pero pag gabi, marami na dito ng ano. Marami na dito ng kumakain. Saan kaya ako magpapark? Dito na? Dito na siguro? Dito na. So yan, mga katropa. Dito na tayo. Dito na tayo park. Dito na tayo kila DJ. Saan kaya yun? So check natin kung ano na ba ang status ng kanyang motorsiklo. Oh, syempre papogin mo na, kailangan medyo presentable naman. Kailangan lagi may panyo. Kunin lahat na kailangan gamitin. So ayan, relos. Kailangan natin relos para syempre kailangan natin ma-check yung time. Mamaya susundo na pala ako kay Mrs. Syempre kailangan ng time management. Alam mo kung kailan ka uli. Uwi, uwi. Bicol kasi kaya uli. Saan na ba yan? Ito. Yun yun yun. Okay, so kita tayo dun. Yun, ayan, nandito na tayo sa bahay ni DJ. Pasokin na natin. Whoop! Daming beer. Abi, lasing-lasing to lagi. Kala tayo. Yo. Tapo. Hi, Yo! Yo, no. Ito yung sinasabi ko si DJ. Tropa kong ano. Biker. Wala, wala na yung motor. Ayun, no? Mukhang masaya na siya, hindi na siya naglulukta. So yan natin. Yan ang motor. Ah, yan, no? Nagawa niya na daw. Tonto ang bata. No? Ayun, tuligyan ito si kuya. So, parang ay kumbong mo. Nagkakabiyo yata. Sige lang. Ayun, excited eh. Pag-ibig natin. Pag-ibigising si kuya. Pag-ibigising na yata. Boss, ang youth light to ha. Yun. Tignan natin, no? Ito na wala yung stopper ngayon, ha? Kanina meron, eh. Ayun, mukhang ano ba, nagtatampo pa ng konti. Tampo pa yung motor. Saya ng bata ngayon. Yeah, boy! That pala... Ay, sige. Iyo, no? Siya daw naglinis ng carb. Oh, di ba? Proud pa. At least natututo. Diba? Kasi pag pinahawak mo pa yun sa iba, eh, may presyo na yun. May presyo na kada pihit ng tornilyo, eh, hindi mo alam kung magkano. Gano'n ba ngayon linis ng carb? Ano yan? Pag... 400? Hindi, pag carb tapos synchronize. Ano, 2.5 ang singilan sa big bike. So yun na, itanong ko dun sa mekaniko. So, ayaw ko, baka meron pa nag-offer na mas mababa. Pagka yung sync, kukuha na lang ako ng pang-BP. Sakto yun. May PSI. Eto, nakasabay ko itong mag-ride. Ano, eh. Di ko na marinig yung tunog ng motor ko eh. At yung pipe niya, oh. Salamat, Richard! Ito, Spike! Yan, you know. AC Magic, mamin! Parang kami nasa MotoGP. Yan, di ba? Kinonvert niya na sa ano, Cafe Racer daw. Kamay mo ka. Tadang! Yun, si Tatay. May bisita. Ayos na daw, Tay! Pwede na ulit. Malamigan lang ata eh. Oo nga. Baka gusto lagi yung binibirit.
Ayan. Ansal. Oh, di ba? Dad, baliktad. Nagkasundi mo tayo. Ayan, ano yan, men? Ansal Project. Ansal Project. Magaling. So, ayun, mga men. Mukhang good news kay DJ yun, ah. Tuntua na siya. Naayos na yung motor niya. Good job. Siya daw yung nag-ayos nung kanyang carbs. Nilinis niya. Kasi nung morning, pinuntahan ko na siya. Sabi ko, men, try mong baklasin yung ano, yung carb, linisin mo, baka madumi lang. So yun nga, madumi nga siya. And iba kasi yung feeling ng ano eh, ng nararamdaman mo pag ikaw mismo ang gumawa at naayos mo. Shoo! Ang laking ano, laking ginhawa. So thank you sa pag-subaybay. Thank you sa panunood. So yun mga sirs, mga moms, maraming salamat. And maraming salamat sa panunood. At magbuhay kayo.